Pag-export ng mga produktong durian at pinya sa bansang New Zealand, plano ng Department of Agriculture. Habang Department of Tourism at DILG bubuo ng tourist courts para tutukan ang tourist-related incidents. Iyan at iba pang report ni Floyd Brands. Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakapasok sa New Zealand ang durian ng Pilipinas. Kasalukuyan itong pinag-uusapan ng Department of Agriculture ng Pilipinas at Ministry of Primary Industries ng New Zealand. Sa panig ng New Zealand, ipinaabot ni Prime Minister Christopher Luxon ang interes nila na mag-export ng kanilang sibuyas sa Pilipinas at interes na papasukin sa kanilang bansa ang pineapple ng Pilipinas. Samantala, umabot na sa 690 billion pesos ang koleksyon ng Bureau of Customs mula lamang Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Ayon sa BOC, mataas ito ng mahigit sa 4% kumpara sa kanilang koleksyon sa parehong panahon noong 2023. Gayunman, mas mababa ito ng 0.44% na ibinigay na target ng DBCC o Development Budget Coordination Committee. Ikinakasal ng Department of Tourism at Department of the Interior and Local Government ang pagbuo ng tourist courts. Layo ng tourist courts na maresolba ng mabilis ang mga kaso o insidente na kinakasangkutan ng mga turista. Napagkasunduan ng DOT at DILG na ilunsad ito sa mga lugar na dinadagsa sa mga turista sa ilalim ng proyekto. Gagawing prioridad ng PNP at DILG ang mga kasong kinakasangkutan ng mga turista at i-endorso ito sa bubuing tourist courts. Ang konseptong ito ay bago sa Pilipinas pero ginagawa na sa Thailand, China at United Arab Emirates. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.